You know, bagong Pilipinas, bagong mukha daw, muli po, live tayo, Coach Oli, News PH. I made her laugh. That I told her, dito sa mga gulong nangyayari, I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. So, sorry na lang, sayot mo sa gusto mo, I'm still your number one fan. Our good speakers. Ulitin natin. So, sorry na lang, sayot mo sa gusto mo, I'm still your number one fan. O, tinan mo yung isa, oh. Grabe makapalakpak ko. Sara, BP Sara, number one fan mo. Pumalakpak ka naman. Oh. Anong reaction? Our good speaker, your self-appointed official BFF. So, sorry na lang, sayot mo sa gusto mo, I'm still your number one fan. Palakpak, BP Sara. Our good speaker. Ay! Naisnab siya! Di ba? Halimbawa, sabihin sa'yo ng presidente, ako ang iyong number one fan. Nagpapalakpakan lahat. Ikaw ganun lang. Ngiting aso. Ano ba yung ngiting aso? Alam mo yung ano, yung sagot na galing sa ilong? Nakarinig na kayo ng ganun? Mahal mo ba ako? Ganon. Sasama ka ba sa ride? Ganon. Sasama ka ba sa buffet? Nakita niyo yung difference? Ay nako. Alam mo yung nakakita na kayo, di ba nauuso dito sa Facebook yung o sa YouTube yung nag-propose yung lalaki, yung paluhod-luhod pa. Tapos sa harap ng maraming tao, maraming camera, kaibigan, surprise. Will you marry me? Alam mo yung nilagay ka sa, in on the spot ka, pag yung babae gusto ka niyan, halos mangiyak-ngiyak yan. Hindi niyan malaman ang gagawin. Yung dugo niyan, gustong lumabas kung saan-saan. Ganun po katuli ng dugo niyan. Labas-pasok na yan sa ano, sa nerves eh. Kung may butas yung kanyang balat, lalabas sa balat. Kasi yung bugso, tuwan-tuwa. Kita mo sa pagmumuka, tuwan-tuwa, di ba? Pero nakakita na rin kayo ng hindi niya nagustuhan. Yung nilagay siya, in on the spot siya, pagluhod. Pagluhod pa lang, pinatatayo na. Alam niya na ang coming eh. Naku, magpo-propose tong animal na to. Tumayo ka na. Yan. Ha? Parang ganun ito. Okay? Hindi naman sinasabi ni, ano, ha? Ni Sara. Pero, ganun. Parang, yung, na-try nyo nang ngitian kayo ng ganun, yung nag-away kayo ng jowa ninyo. Tapos binabati mo. O, bati na tayo. Di ba? Yun yung ngiting parang gusto mong tampalin eh. Yan, ganon. Pangiti-ngiti ka pa, ha? Ganon. Jomar Biray, hindi plastic si Inday kaya ganon, Brad. Yes! Correct! Ha? Nalagay siya, na on the spot siya, nang hindi niya gusto, pero ayaw niyang ipahiya. Parang ganon ang datingan noon. Pero hindi niya gusto yung sinabi ni BBM. Ako yun ang basa ko ha. Pero siyempre presidente yan eh. Halimbawa ako, sabihin sa akin ni President, Coach Oli, ikaw ang pinakamagaling vlogger. Siyempre matutuwa ka. Pero hindi mo type kung sa kanya galing. Di ba? Parang binubola ako nito. Ano gusto nito? Ganon. May gusto to eh. Hindi naman ganito ito eh. Nagsasalita ng ganito, hindi yan ganyan. Pero siyempre, alang ay pahiya mo. Oh, may ngiti ka lang. Galing sa ilong. Ah, di ba? tuloy. Ulitin natin, ha? Self-proclaim. I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. So, sorry na lang. Sayot mo sa gusto mo. I'm still your number one fan. Is, di ba? Is, yung ngiti eh. Yung katabi niya, ito, todo na lang. Kunwari, kulang na lang, mabutas yung kamay sa kapalakpak eh. Siya kahit ano, kahit isang ganun. Yung parang man lang, ano, mayroon kang pinatay. Nalamok, wala. Di ba? Ayan po. Medyo yan ang po yung sinasabi ko kanina na obsession ang dating, di ba? Yung self-designated sa ayaw at sa gusto mo, I am your official BFF. Parang ganun. Asumera, di ba? Stalker ang dating. Presidente, stalker ang dating. Oh. Di ba, Coach Oli? Nagpapakumbaba yan. Mamaya, i-explain po natin. Ah.
Kasi tatandaan po natin, hindi ko po sinasabing ganito si President Marcos, okay? Pero tatandaan natin, there is such thing as false humility. Meron kasing humility na talagang humble yung tao. Meron yung pa-humble, kunwari, pero false humility. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng false humility. Halimbawa, sinabi ng kaibigong, pre, ang ganda naman ng kotse mo. Hindi nga eh. Ano yan? Hindi ko na nalilinis. Ano? Inutang ko lang. Kadalasan, pagka ganun, medyo hindi ko sinasabing pag ganun ang rason, eh false humility agad. No? Pero maraming ganun, false humility. Talaga namang pinagmamalaki mo, pero ano? Ang totoong humility, halimbawa eh, meron kang sa tingin na kaya mong kuhanin, kaya mong gawin, pero sinakripisyo mo dahil alam mo hindi maganda. Sinakripisyo mo dahil alam mo merong mas ibang nababagay. I'll give you an example. Real humility, hindi ibig sabihin eh, kasi ang lagi nilang sinasabi po dito ay legal naman yun eh. May masama ba dun? Wala namang illegal na ginawa dun eh. Hindi po usapin kung legal or illegal. We are talking here about humility. Halimbawa, alam natin si President Marcos, kaya niya maglagay ng speaker. Legal, naaayon sa batas, may kapangyarihan siya, at yung confidence niya nandoon kasi pinsan niya. But real humility, alam ko kaya kong gawin. Alam ko kaya kitang ilagay dyan. Pero para na lang sa ikabubuti ng taong bayan na hindi masabi, presidente na ako, ang iuupo ko pa dyan na speaker, ay pinsan ko, wag na lang. Kahit kaya kong gawin, wag na lang. Bakit? Kasi mas makakabuti sa mas madaming Pilipino eh. At makakabuti pa doon sa mga tumulong sa akin. At mas makakabuti pa kung ibang partido. Naiintindihan po, yun po ang humility. Yung meron kang sinakripisyo na alam mong kaya mong gawin. Again, hindi ko sinasabi yung pagkumbaba ni President Marcos doon ay false humility. Kaya lang, questionable yung timing, yung nangyari, yung pagkaalis ni Gloria. Kasi doon sa pagkaalis ni Gloria, Makapagal, Arroyo, ako po ay hindi naniniwala, walang kapangyarihan o walang kamay doon ng presidente. Maaaring hindi niya ginusto. Maaari ah, kasi posibleng ginusto rin niya eh. Pero maaaring hindi niya ginusto, kaya lang, meron siyang magagawa eh. Dapat pinagsabihan niya, ibalik niyo yan. Or, wag niyo nang uulitin yan. Or hindi niya binakapan. Nauunawaan po. Andun ang humility. Kasi inuuna mo yung kapakanan ng ibang tao. Kahit alam mo kaya mong gawin. Kahit alam mo powerful ka, pwede mong gawin. Kaya nga, ang nangyayari ngayon is cure. Kung prevention sana, iniwasan nila yung ganyan, na makarating na makaabot sa ganyan, yun ang humility. Yan, correct. Napahiya lang kasi si Demonior eh. Leandro Frias, tama. Kaya nga, para sa akin, questionable yung timing ng ganyan. Kung hindi na sana nila ginawa. O di po ba? Katulad nung pagmano-mano, di nakita nyo lakas ni Sarah. Napamano kayo 2 beses. O tuwing magkikita kayo ni Gloria, hanggang kailan mo ulit-ulitin yan, speaker. Mamano ka lagi kay Gloria? O until mainit si Sarah? Pag hindi na mainit si Sarah, wala na yung mano-mano. Kasi ang datingan, for political purposes eh. Ito po, tandaan natin ah. Si Presidente Marcos, at si BP Sara parehas tahimik. Kadalasan yan, lalo't mabibigat, hindi yan nagsasalita. Pero tandaan nyo, si BP Sara nagsalita ng tambaluslos. In your ambition, be tambaluslos. Ibig sabihin, huwag kayong mangarap nang wala sa magandang pamamaraan. Huwag kayong mag-ambisyon at kuhanin ang inyong ambisyon sa maling pamamaraan. Nagsalita si BP Sara ng gano'n na napakatahimik. On the other hand, si Marcos napakatahimik din. Tahimik yan sa mga issue? Wala. Yan eh. Hinihingan natin ng mga salita. Wala, tahimik yan. Bihirang-bihira ka makadinig patungkol sa kanya. Lalo't lalo ikukumpera natin kay PRRD. Napakalayo niya. I talk to the people si PRRD. Ito, wala eh. Tahimik sa mabibigat. Pero pagdating dito, nagsalita. I'm your self-proclaimed BFF. O, nag-assume. Ha? Asumera ang kinalagasan. Alam mo, dating sa taong bayan, again, hindi ko pinagbibintangan si President Marcos. Hindi ko sinasabing may false humility siya. Pero siguro, doon sa mga nag-iisip, iisipin, grabe ang politika sa Pilipinas. Pamumulitika lang yung ganong salita. Hindi real humility. Again, hindi ko pinagbibintangan, pero hindi natin may iwasan eh. Ganon ang iisipin ng tao. Grabe. Grabe mamulitika si Marcos. Pagka may kailangan sa tao, pag nag-flex ang tao, politika ang sagot. Alam mo, magsasabi lang ng hindi ito ay pamumulitika. Yung kanila mga defenders, yung mga tambaluslos defenders,
yung mga for the views, yung mga may gustong posisyon, yung may mga gustong sumipsip. Kumbaga sa showbiz gimmick lang nila yan para sa tao. Correct. Di ba? Masasabi niya ba yan? Kung hindi ano? Eh, kaya nga sila Uniteam eh. Naman, Uniteam, Uniteam. Tambaluslos nga eh. Tinawag yung pinsan mo, tambaluslos eh. Na nilagay mo bilang speaker eh. Oh, sino pa bang iisipin yung tambaluslos? Di ba? Ipakita ko sa inyo, ganoon po kung paano natatakot ang Uniteam sa totoong DDS. Hindi nila gagawin yan kung sa tingin nila mahina. Oh, bigyan ko kaya halimbawa, kung si Sarah ay mababa ang rating, kung maraming galit kay PRRD, sa tingin nyo sasabihin yan ni Marcos? Sa tingin nyo magmamano si speaker kay Gloria? Alam nila yung mga DDS dyan, nandyan sa gilid. Okay? Kaya nga po nililigaw nila ang taong bayan. Mamaya, explain ko. Pero puntahan muna natin to. Ayan, basahin po natin ha. Kudita sa kamera. Walang kinalaman ng First Lady. GMA ang nagsabi. Okay? Sabi niya, I am sorry. Hindi, truly pala. Kala ko naulit eh. I am truly sorry. Yung dati ha, naalala nyo na nag-sorry si GMA noon. Ngayon truly. May truly. So ibig sabihin, mas sorry siya ngayon kaysa dati. I am truly sorry that she should even be dragged into this political fantasy of a house coup. It is disrespectful to her and to her intelligence. Whoever is spreading these pathetic rumors that are the ones duping the Filipino people, they should now move on to the serious business of making positive contributions to national progress. Ito yung balita na di umano patungkol kay First Lady. Nakasabwat daw ang First Lady doon sa attempt niyang kuhanin ang speakership sa kamera ni GMA. Pero meron pong mga angulo dito. Ha? Bisitain muna natin yung iba't ibang angulo at ipapaliwanag ko kung ano yung angulong tingin ko. Isang angulo ay meron nagpapakalat na may go signal, ito yung given na angulo, na may go signal ang First Lady na magkaroon ng kudeta dito sa speakership. Pangalawang angulo ay tanim angulo. Parang meron na nagpapakalat ng maling angulo. So, hindi ko sinasabing ito yung tamang angulo, okay? Pero ito yung angulo na sa tingin ko ang nangyari. May nagpapakalat na si First Lady ay kasabwat dito sa pagpapatanggal kay speakership. Pero hindi ito para siraan si First Lady. Ito ay parang iligaw ang sitwasyon. Bakit? Again, dalawa yan. Ha? Yung una, totoo na may nagpapakalat galing sa kalaban. Pangalawa, tinaniman ng ibang angulo para yung tao magalit at magkaisa laban doon sa nagpapakalat ng balitang yan na sa tingin ko ang tinutukoy ay kampo ng dilawan. Yan ha, ay isang angulo lang. So hindi natin alam kung ano ang totoong angulo dyan. Nauunawaan po. Pero ako, mas panig ako, mas tingin ko ang angulo dyan ay ito ay pakalat ng kasabwat. Ibig sabihin, tanim angulo. Bakit? Kasi possibly, gusto nilang iligaw ang sitwasyon para ididikit na naman saan? Dilawan. Okay, bibirahin na naman nila yung dilawan. Kasi ganyan ang strategy na nakikita ko. Lagi ang attack nila sa dilawan. Para ano? Intact ang pula. Intact ang unity. Kita nyo na? Kita nyo na. Talagang itong dilawan. Isipin mo, pagbintangan pa ang First Lady para sirain at ikudita ang speakership, eh alam naman natin kung anong kulay nun. So kumbaga, para sisihin ng taong bayan ang dilaw. Para mawala tayo doon sa focus na may lamat ang Uniteam. So ang tao, pag ikaw ay hindi nag-iisip, especially panatiko ka, pag narinig mo yung ganitong balita, anong una mong reaction? Isipin natin na hindi ikaw yung taong nag-iisip. Ikaw yung taong panatiko. Ikaw yung taong gullible. Kung anong marinig mo sa balita, wala ka nang iisipin. Nabasa mo yan. Loko-loko tong mga dilawan. Kalaban yan talaga. Alam mo, talagang dapat magkaisa tayo. Dapat ayusin natin to. Kung hindi, makakapasok ang dilawan. Yan yung pag naririnig ko, lalo na sa isang politiko, sabi ko, niloloko nito taong bayan. Niloloko nyo. Again, papasukin ko ulit yung sinasabi. This is not about red versus yellow. Ito yung mga tao na ayaw sa ginagawa at tingin ng marami mali ang ginagawa ng administrasyon patungkol sa EDCA.
sa Maharlika Fund, sa smuggling, sa pag-aangkat, sa pangakong hindi natutupad, sa biyahe ng biyahe, sa injustice tungkol dyan sa DOJ. May mga taong ganun na hindi bilong sa yellow. Ito lagi ko pinaano, kaya pag itong mga ito, laging nakafocus sa yellow, binobola nila yung mga taong gullible. Maybe, intentionally or unintentionally, pero pangit, nililigaw eh. Pero pag matalinong tao, tapos ganun ang attack, alam naman nilang hindi kalaban ng dilaw. Kasi alam na nila, wala nang mananalo sa dilaw eh. Naman, walang politiko na naniniwala may lakas pa dilaw sa eleksyon ha. At alam naman natin, may kakampi ang dilaw sa mga pula. So wala talagang away ng pula at dilaw. Gawa-gawa yung away ng pula at dilaw. Tapos na po yun. Yung pumasok itong administrasyon na ito, tapos na yun. Yun, Josie Ima. Diversionary tactics yung ginagawa. Kaya nung unang pagkita ko rito, sino naman ang loko-loko magsasabi na involve ang First Lady ng kudeta sa kamara? Loko-loko lang ang magsasabi niyan. Una, si First Lady, pag ginusto niyan, walang kudi-kudeta ha. Sasabihan niya lang yan, lumayas ka dyan. Sabihin mo, busy ka, hindi mo magawa. Maglalagay ako dyan. Ganyang ka-powerful yan. Anong kudi-kudeta? Ilan nang nangyaring ganyan? Secretary tanggal. Kung ano-anong rason. Kulang sa oras. May kailangan gawin sa pamilya. Kailangan alagaan ng health. Naman. Panatiko lang ang mabobola niyan. Yang ganyang pamara. Hindi kailangan ng First Lady ng kudeta. Isang salita lang yan, may uupo dyan. O, sabi ni Wasali, ano ba kayo? Siyempre kay Tebes na naman bagsak niyan. O, sisisiin nila si Tebes. O kaya si Bantag. So pag ang datingan talaga sa akin ito, ay nagpapakalat sila ng sarili, kunwaring ano, magalit yung tao. Anong pa-effect niyan? Paawa effect na naman. Ano? Oo nga, di ba? Kesa pumanig tayo sa dilawan, gusto man natin or hindi, mas lalo tayong kawawa pag nakapasok ang dilawan, makikooperate na lang tayo sa pula kahit na tingin natin mali yung EDCA, tingin natin mali yung smuggling, tingin natin mali yung angkat-angkat na yan. Yung Maharlika Fund, bakit minamadali? O, diba? Oo na lang tayo. Huwag na tayo kumontra kasi dilawang ka eh, ang kalalabasan mo. O, lesser evil nga naman. Kesa mapasukan tayo ng dilaw, kawawa lalo. O, diba? Nililigaw at ang tao, bigyan ko po kayo ng halimbawa, ha? Panoorin nyo po to, yung paborito nyo, panoorin nyo. O ano ang sabi ko sa inyo? Ang sabi ko sa inyo, hindi mabubuwag ang tambalan ng Marcos Duterte. Nadinig po. O ano sabi ko sa inyo? Hindi mabubuwag ang tambalang Marcos Duterte. Ang sabi ko sa inyo, hindi mabubuwag ang tambalan ng Marcos Duterte. Kaya pauwi na tayo ngayon. O anong sabi ko sa inyo? Ang sabi ko sa inyo, hindi mabubuwag ang tambalan ng Marcos Duterte. Maliwanag po yung sound. Ano masasabi ko sa inyo? Ha? Hindi mabubuwag ang Marcos Duterte. Okay? Ha. Bakit hindi mabubuwag ang Marcos Duterte? And true enough, anong true sabi enough? Ni PBBM nung nagkita siya at sila ni VP Sara at ni Speaker Romualdez sa Cebu, ha? Na siya na ang unofficial BFF best friend forever ni Inday Sara sa ayaw at sa gusto niya. Siyempre, ito ang pahiwatig ni Presidente na kahit ano pang nangyari sa panig ni Inday Sara at ni Speaker Romualdez at ni Presidente PGMA, matibay na matibay ang mahal nilang dalawa. Sabi nga niya eh, para talagang kampanya na naman na nagpareho silang umahalakhap, no? Ay nako, nang saya talaga namin nung panahon ng kampanya. No? Talagang naging malapit kami sa isa't isa. Lalo na si PBBM at si Inday Sara. So sa mga dilawa na umaasa na ang pangyayari sa mababang kapulungan ay simula na ng paghihiwalay ng tandem, well, ayan na po ang inyong preba. Sa dilawan, kaya sa mga dilawan na maghihiwalay ang mag-tandem, ayan na po ang inyong preba. Again, it's between the red and the yellow. Red versus yellow again. Ato, pasensya na ha. Spokes, yan ang gusto mong title hanggang ngayon. Sana mag-move on na tayo dun sa usaping dilaw at pula. Merong mga tao galit sa EDCA. Tanggapin mo yan. Pero hindi dilawan. Galit sa smuggling. Galit sa biyahe ng biyahe. Galit sa pananahimik sa matataas na issue. Galit sa injustice. Galit sa paglaganap ng droga. Galit sa pinagmamadali ang Maharlika Fund. Galit sa ang alam nyo lang solusyon ay angkat ng angkat. Hindi dilawan. Marami ang tao nagagalit dahil nagugutom. Ang marami na tao nagagalit dahil nakakapasok ang droga. Pero ang hindi dahil ang mga tao ay dilawan. Naliligaw po or nililigaw. I don't know kung alin dun sa dalawang yon. Ang taong bayan eh. Intentionally or unintentionally,
naliligaw nyo taong bayan. Huwag ganon. Ba't di ba kayo makamubon dyan sa pula at dilaw na yan? Ibig ba sabihin, para wag na lang magalit sa pula at ayaw sa dilaw, kailangan sumang-ayon na kami sa EDCA? Eh, ano eh? May nagsabi sa akin dating politiko, hindi ko na sasabihin, classmate ko. Alam mo, pare, kasi tagal niyang ano eh. Tagal niyang nakaupo sa local. Ilang terms siya. Pare, sabi ko, lakas mo, paano mo nagawa? Hayaan mo lang bobo at mahirap yung mga tao. Ito totoo to, hindi ko na lang babanggitin kung sino siya. Hayaan mo lang bobo at mahirap yung mga tao para pagdating ng eleksyon, kontrolado mo sila. Kasi pag kaya nag-isip, mahihirapan kang i-convince. Pag yan nagkaroon, mahirapan kang i-convince. Tingnan mo pare, hindi ka ba nagtataka? Bakit sa subdivision nyo walang nangangampanya? Hindi ko tinataas yung subdivision namin na middle class lang naman. Hindi nagtataka? Bakit? Una, kakonti ang botante. Pangalawa, hindi mo mauutuyang mga yan. Mag-iisip yan eh. Hayaan mo lang bobo mga taong bayan. Panalo ka ng panalo dyan. Ngayon, hindi ko sinasabing maniwala kayo sa sinabi ko ha. Pero kayong tumingin, nangyayari ba? Real talk ba? Nangyayari ba sa ground? Yan ba talaga ang kaganapan ngayon? No, maganda to ha. Remember coach, kahit dati kay Tatay Digong at Lenny, kahit magkaaway sila pero pag nasa public sila, ganyan din sila nagbibura ng tawanan. Kaya nga eh, I agree with you, Sarah Pot. Kaya hindi porket sinabi ng ganon, okay si Sarah. Eto yan. Ang tanong ko dito kay Roque, Attorney Roque. Halimbawa, mali ka. Tao ka lang naman, posibleng magkamali ka eh. Di ba? At nagkahiwalay talaga si Sarah sa dulo at si Marcos. Nagkahiwalay. Saan ka? Tutuloy ka pa rin ba sa pagpuri kay Marcos? O paninindigan mo yung pagiging DDS mo? Eh, paano kung totoo at mangyari? Wala ka? Di ba? Ang sasabihin mo. Eh, ganun talaga. Solid na solid po ang Marcos at Duterte. At dahil solid pa... At ano kung hindi? Do you honestly believe sa sinasabi mo na solid na solid? So, saan galing yung tambaluslos? Lasing lang si Sarah, kaya niya nabanggit yon. Ang Marcos at Duterte, patuloy po ang Uniteam, patuloy ang pagkakaisa ng tayo ay makaahon sa lahat na ating mga problem, lalong-lalo na yung mataas na presyo ng bilihin at syempre, ang problema na dulot ng COVID at ng gera sa Ukraine. Okay. Patuloy nang tayo ay makaahon sa kahirapan. Tanong, nakakaahon ba tayo? Matalino ka, abogado ka. Real talk, nakakaahon ba tayo? Pangalawang sinabi mo, para makaahon tayo sa taas ng bilihin, bumababa ba? Nangyayari na ba yung 20 pesos sa bigas? Yung gasolina ba bumababa? This week daw, tataas ulit. Yung mga sinasabi mo ba? Ano yung gera sa Ukraine? Hindi Ukraine, wag nyo po iligaw. Ang kakalagayan natin, Taiwan, China. Diyan tayo kiki. Diyan tayo makikisawsaw. Wag na po yung Ukraine. Naliligaw ang taong bayan sa mga statement. Pero alam nyo, patuloy pa rin ang mga intriga ha. Nako, si PGMA, nag-issue na naman ng statement na wala raw siya kahit sinong kinausap na congresswoman o congressman tungkol sa posibilidad na isang kudeta. Kasi meron daw isang malaking bibig na congresswoman ha, na meron daw paupahan diyan sa Malacanang na meron ding interes sa pharmaceutical, ang siyang nagkalat at nagsabi daw kay PGMA na meron daw basbas ni Lam o ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ito, may tanong lang ako, Attorney Roque, kasi may nagbanggit dito, sabi ni si Bright Naria, di ko na lang babanggitin ang pangalan niya, ipopost ko na lang. Joke lang po. Waiting po yan sa June, baka makasama sa reshuffling sa cabinet, pero Sara pa rin siguro yan. Tingin ko lang naman, coach. O yan. Ako rin. Tingin ko rin. Umaasa ka ba? Nabibigyan ng posisyon sa June? Unang tanong. Ngayon, kung sasabihin mong di ka umaasa, eh paano kung inalok ka? Tatanggapin mo? Kasi ganyan na sinasabi ng karamihan. Hindi ako umaasa. Kaya lang, sino ba naman ako? Binigay sa akin eh. Para makapagsilbi sa taong bayan. Nitanggapin ko. Maasa ka pa rin ba hanggang ngayon? Pero siyempre, sasama pa rin to kay Sarah. Okay, tama yung sinabi niya eh. Waiting lang yan. Dami nagsasabi. Ang dami, waiting ka lang daw. Kaya ganyan ang mga pinagsasabi mo. Boss, ang co-laban kay Martin Romualdez. Pinabulaan po yan ni PGMA at sinabi, walang katotohanan yan. Sa katunayan, ang sabi niya, wala siyang kahit kaninong kinausap na congressman o congresswoman tungkol sa kahit anong kudeta. So fake news na naman po yan. Bagamat alam niyo dyan sa house, palibasa maraming mga Marites, dyan po ako galing. Eh kasi ba, alam niyo naman gagawin ng 300 na congressman, hindi naman nagsasalita karamihan. No? Siyempre magmamarites. Yung presidente nga hindi nagsasalita eh. Pagsasalitain mo pa yung ibang congressman. Tapos yung gusto magsalitang congressman, ayon yung pagsalitain. Nabara katuloy ilang beses ni Tevez sa interview. Bang nagsasalita yung ilang mga kasama nila na wala naman nakikinig. Siyempre,
Marites ang kanilang gagawin. At yung napabalita nga na napaniwala daw si PGMA na suportado ni Lam ang coup ay wala pong katotohanan. Wala pong katotohanan, lininaw na po yan ni PGMA. Ako naniniwala ako walang katotohanan. Hindi kailangan ni First Lady ng First Lady. Kaya nga First Lady, kung sino mang First Lady, kahit First Lady ni Speaker, First Lady ng Presidente, First Lady, ibig sabihin may kapasidad yan. Lalong-lalo na kung First Lady ni Presidente. Pag sinabihan ka niyan, tapos na. So sa akin, itingin ko tapos na yung usapin na yan. Hayaan na natin na si Speaker Romualdez ay gumawa ng paraan para sila makapagbati pa rin ni Inday Sara. Pero doon nga sa Cebu, pinag-usap ni Presidente si Inday Sara at saka si Speaker Martin Romualdez. No? Hindi natin siyempre alam kung all is okay between them. Pero sa pagkakakilala ko kay Inday Sara, she will always be civil, lalong-lalo na sa harap ni Presidente. No? Yun. She will act civil. Tama ka dyan, I agree. Pero hindi ibig sabihin okay. Kasi kahit naman ako si BP, galito, pinagbati tayo. Pero hindi ko nagustuhan yung ginawa mo dito sa aking kumpadre. Na siya ang tumulong para mabuo ang unit team. Siya ang nagdala sa akin dito sa unit team. Hindi kita papakitaan ng masama. Pero hindi ibig sabihin, okay tayo. Antay ka lang dyan. Isa pang ganun. Isa pang galaw na mali. Natapakan mo yung totoong BFF ko. Si Gloria nga, tinapakan lang . Gumalaw si Sara . Ikaw nga, tinawag mo ng BFF. Hindi ka pa pinalakpakan. Pero hindi ibig sabihin yun na all is okay. Ako naninindigan pa rin ako. Siguro, para wala ng gulo, ibalik na lang ni Speaker Romualdez si PGMA bilang Senior Deputy Speaker dahil wala namang karagdagang kapangyarihan yun. Yan ay pagkakilala lang sa isang kongresista na nung minsan ay hindi lang naging presidente ng isang termino. Ha? Siya po ay naging presidente ng 9 years. Ang pinaka-pangalawang, pinaka-mahabang termino ng kahit sinong presidente dito sa ating bayan. Di ba? Easy lang naman yun. I'm sure hindi naman magagalit itong si Dong Gonzales na taga Pangga rin kung bibitan niya ang senior speaker na titulo at ibabalik sa GMA. Ayan. Tama ito sinasabi ni Bright Naria rin. Oh. Papatayin nila yung issue para tapos na. And matatapos na yan. Kasi, alam mo, 1 week walang press con si Boying, Secretary Boying. Diba? Parang simula nang naupo siya, eto na ata ang pinakamahaba niyang walang press con. So I think he will be back with a vengeance. Bukas, Lunes, press con yan. O, antayin natin. Kung nasa Pilipinas na or nakapahinga na. Pero alam nyo naman yan, si Secretary Boying, babanat yan sa press con. Hindi pwedeng hindi. At definitely, matatakpan na ito. Kaya lang hindi ito agad natakpan dahil nasundan ng tambaluslos . Una. Pangalawa, nasundan ng pagmano. Nasundan itong asumero ni President Marcos. At higit sa lahat, walang press con si Boying. Pag bukas, Lunes na Lunes, bumalik si Secretary Boying, nag-press con yan, lahat ng balita tabon. Ano yung drug, sa drugs, yung pagtatanggol kay Mayo, wala yan, tapos yan. Pumasok si Boying, tapos yan. Yung smuggling na yan, wala na yan. Tambaluslos, tapos na yan. Ganun papatayin yan, yung istoryang yan. Papasok yan, malapit na yan.